Hello po! Welcome back sa aking munting tindahan. Ako po si Lizelle. Kumusta po kayo? For today's video po ay tungkol sa smart padala ang ating dita topic. Kasi po meron tayong isang viewer na nagtatanong kung magkano ba daw dapat ang ipuhunan o ikapital sa smart padala. Una po, kung hindi pa kayo smart padala agent, wala pa kayong account, pwede niyo pong panoorin yung nauna kong video na kung paano maging smart padala agent na 40 pesos lang ang nagastos. Disclaimer lang po, ako po ay hindi expert sa pagpapaliwanag o dito tungkol sa smart padala. Ito lang po ay base sa aking kaalaman na gusto ko lang ibahagi sa inyo. Siyempre, kung hindi nyo nasundan yung una kong video, ganito ang magiging puhunan nyo. Pag sa third party kayo nag-apply, wala naman akong against sa mga third party kasi hanap buhay nila yon. Naniningil sila ng 3,000 to 5,000 pesos para sa application. Kung wala ka ng option o last option mo na doon mag-apply sa third party, okay lang naman. Kasi meron talagang tao na pursigido sa kanilang gusto kahit na mamuhunan ng ganong halaga. Okay, yon. Dapat nating isama yung puhunan na 3,000 to 5,000 pesos sa ating smart padala. Pero kung nasundan nyo yung video ko nung una, 40 pesos lang ang nagastos ko doon para sa SIM card. Yun lang ang nagastos ko at wala na akong nagastos sa application. Siyempre, pag tayo smart padala agent na, kailangan natin ng pondo. Dalawang klase ang kailangan nating pondo, yung pondo natin sa application at pondo natin sa wallet natin na cash. Maraming dapat i-consider para malaman natin kung magkano dapat ang ipuhunan natin sa ating smart padala. Una, kung kayo ay malayo sa mga top-up center, yan, ano ba yung mga top-up center? Dito tayo nagpupondo sa ating application, katulad ng BPI, BDO, at saka yung mga Palawan. Palawan Express Padala. Diyan ako nagta-top-up sa Palawan Express Padala. Pag malayo kayo dyan, damihan nyo na yung pondo nyo sa application para hindi kayo ma-hassle sa pagta-top up nyo lagi. Lalo na kung maraming transaction nyo ay sending. Bakit ba natin kailangan mag-top up o magpondo sa application? Ito kasi yung pagaganahin natin every time na mayroon tayong transaction na sending, may customer tayo na magsisend ng pera, o kaya nagbibenta tayo ng load gamit ang application, o kaya ay tayo ay tumatanggap ng pay bills. Yan, isa pang dapat natin i-consider kung tumatanggap tayo ng pay bills. Ang pay bills, yung pagbabayad ng mga ilaw, mga tubig, at mga kung ano-ano pa, meron yan sa application. Pag tayo tumatanggap ng ganun, kailangan natin ng mas malaking pondo. Kasi pag malapit na yung bayaran ng ilaw at tubig, siguradong puputaktihin tayo ng mga consumer para magbayad sa mga biller katulad ng mga Meralco. Para hindi tayo ma-stress, magpondo na tayo ng mas malaki. Siyempre, pag bill sa ilaw, malakihan katulad ng sa amin. 1.6 ang bill namin. Kung magbabayad ako sa katulad kong agent, malaki-laki dapat ang pondo ng agent. Yan, dapat din natin i-consider kung malapit tayo dun sa mga trabaho, yung mga factory, yung maraming nagtatrabaho. Madalas dyan, mas sila ang nagpapadala kesa sila yung nagki-claim. Dyan, mas malaki dapat yung pondo mo doon sa application kesa yung hawak mong cash. Hindi katulad dito sa amin na residential, na hindi kami malapit doon sa mga factory, ganyan. Talagang bahayan lang talaga. Mas marami ang nagki-claim kesa nagsisend. Kaya dapat mas malaki yung hawak mong cash kesa yung pera mo sa application. Eto, gawin nyo na lang guide yung ginawa ko. Nagkamali talaga ako na magpondo ng malaki sa application ko kesa mag-iwan ng malaking pondo dito sa cash ko. Kasi hindi ko agad na obserbahan kung anong magiging flow ng smart padala ko. Basta ang sinigurado ko, dapat may pondo ako sa application ko para hindi ako mapahiya every time na may customer. Nung bago pa lang ako naging agent, sa totoo lang, hindi naman talaga ako nagpondo agad sa application ko. 1 to 2 days bago ako nagpondo. Kaya lang ako nagpondo kasi nga may nagtanong na sa akin kung okay na yung smart padala ko. Magsisend daw siya ng 1,000. Ngayon ang ginawa ko, kinuha ko yung 1,000 niya. Kapitbahay ko naman, pero wag yung gagayahin yun ha. Kinuha ko yung 1,000 niya, tapos pumunta ako sa bayan. Nag-top up ako sa Palawan Express Padala. Nagpondo ako ng 10,000 sa application ko. Nandoon na yung 1,000 niya. E di 9,000 na lang idinagdag ko doon sa puhunan ko. Kasi yung 1,000 niya nandoon na eh. Yun, nagpondo ako ng 10,000, walang charge. Walang charge sa Palawan Express Padala. Yan, pagdating ko dito sa amin, saka ko lang ginawa yung transaction na isend ko na sa kanya. Tapos, sunod-sunod na yung customer ko at ang lahat ng naging customer ko ay puro claim. Kaya ang nangyari, dumami ng dumami yung laman ng application ko. Doon ako nagkamali. Dapat hindi ako nagpondo ng malaki doon sa aking application. Alam niyo ba yung 10K na yon ay lumaki ng lumaki? Kasi 'di ba pag claim yon ay kukuha ng pera sa iyo si customer.
cash mo, ibibigay sa kanya yung pera. Tapos yung pera mo naman na nanggaling kay sender na pinadala niya sa ibang lugar, yun ay papasok doon sa PayMaya application mo. At yun ay magiging pera lang pag winidraw mo sa yung ATM card. Yung aking smart padala dito, kaya hindi ganun kabilis yung pagbawa sa aking application ng pera, ng pondo ko doon sa app. Kasi hindi ako tumatanggap ng pay bills dito. Disabled ngayon yung pagbabayad namin dito ng ilaw sa smart padala. Tinanggal muna nila yung pagbabayad ng ilaw kasi, diba, during quarantine, ang ginawa nilang sistema ay hinati sa tatlo yung mga bayarin ng mga taong nawala ng trabaho. Kung ang bill mo ay 1,000, pwede mo yung gawing installments sa kanila ng tatlong hulog. Kaya hindi po pwedeng idaan yun sa smart padala. Kaya dinisabled nila, tinanggal nila ngayon yung pagbabayad ng bills. Kaya hindi ako tumatanggap ngayon ng pay bills dito sa aking smart padala. Hindi rin ako gumagawa ng transaction ng load doon kasi meron naman akong sariling pang load. Ang gumagana lang talaga sa aking smart padala ay claim at send yun. Ayan, depende pa rin talaga yung ating pondo sa flow ng ating smart padala. Hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo na pondohan nyo ng 10,000 o kaya 3,000 ang ating smart padala. Yun pala, mas malaki yung demand sa inyo ng mga pay bills. Kukulangin po yan kung lahat halos ng mga kapitbahay mo ay sa inyo magbabayad ng bills. Kaya dapat obserbahan nyo kung magkano ba dapat ang ipopondo nyo. Depende sa flow pa rin ng smart padala natin. Pero kung maliit ang puhunan mo, kayang-kaya yung paikutin basta malapit ka doon sa mga top-up center. Kaya malapit ka doon sa mga ATM machine na pwedeng withdrawan ng ating mga ATM card. Kasi alam nyo, pag may smart padala, paikot-ikot lang naman ang pera natin. Kailangan lang natin diskartihan para hindi tayo masira sa tao. Ang importante, magawa natin yung transaction natin at maserve natin kay customer ng maayos para hindi tayo masira sa kanila. So ayan, sana nagka-idea kayo about kung magkano dapat ang ipuhunan natin sa smart padala. Ang dapat nyo lang gawin ay pakiramdaman kung alin ang malakas sa area nyo, kung send ba o claim, para alam nyo kung saan kayo magpopondong mas malaki. Doon ba sa physical wallet o doon sa virtual wallet, doon sa application natin. And that's for all today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kasari. At kung bago ka lang sa aking channel, salamat din po sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang aking channel. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo every time na may bago akong upload. Maraming salamat, mga kasari. Bye-bye!